Lalain, ano-ano ang detalye ng open letter ni VP Sara at may tugon na ba dito ang PNP chief? Ella, kanina umaga inilabas ni Vice President Sara Duterte itong kanyang open letter kay PNP Chief Marbel. Pero hanggang sa ngayon, ay iniintay pa natin kung ano ang magiging tugon ni PNP Chief Marbel dito. Pero una niyang pinahayag na kulang ang tauhan ng Philippine National Police, particular na dyan sa National Capital Region. Kaya kailangan nilang hugutin itong 75 na security detail ni Vice President Sara Duterte. Pinatikos ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbel kaugnay ng issue sa pagbawi nito sa 75 pulis na naka-assign para sa kanyang security detail. Sa open letter na inilabas ni VP Sara kaninang umaga para kay PNP Chief Marbel, sinabi nitong ni-recall ni PNP Chief ang kanyang 75 na PSPG o PNP Police Security and Protection Group personnel matapos siyang mag-resign bilang secretary ng DepEd at paglabas sa cocaine video kung saan makikita ang umano'y mukha ni Pangulong Marcos na gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay VP Sara, ito ay malinaw na political harassment. Lalo na't kasamaan niya sa mga tinanggal na escort ay mga pulis na kanyang pinagkakatiwalaan dahil dati na silang nagsisilbi bilang security personnel niya noon pang 2007. Ang ilan dito ay naging security detail din ni dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, noong 2016. Nang noong nakaraang linggo ay kinumpirma ni VP Sara na tinanggal ni PNP Chief Marbel ang nasa 75 PSPG na naka-assign sa kanya. Ginawa umano ang pagbawas sa unnecessary deployment ng mga security personnel sa low threat individual para madagdagan ang puwersa ng mga pulis lalo na sa National Capital Region. Sinabi rin ni PSPG Director Police Brigadier General William Sigon na may 31 na PNP personnel pa na nanatili kay VP Sara at nasa National Capital Region naman ang 75 na PSPG personnel. Kiti VP Sara, hindi naman makakaapekto sa kanyang trabaho bilang ikalawang pangulo ng bansa ang pagbabawas sa kanyang security personnel mula sa PNP. Pero ang hindi niya umano matitiis ay ang pagsisinungaling ni PNP Chief tungkol sa issue. Particular na ang umano'y sinabi nitong request for relief na hindi umano nangyari at ang tila palaging pagbanggit sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Anya, sana lang matapos na ang usaping ito dahil mas marami pang suliranin ng bansa na mas dapat pagtuunan ng mga nasa kapangyarihan. Hiling ni VP Sara kay PNP Chief Marbel, huwag na siyang banggitin sa mga interviews niya at magsabi ng totoo para hindi anya magkabuhol-buhol ang kanyang kwento. Sa inilabas naman na payag ni Senador Bato de la Rosa, sinabi nito sa mga dating PNP at AFP na magaling sa armed combats at nais magbigay ng seguridad kay VP Sara na magsalita na at kung maaari ay mag-volunteer para sa proteksyon ni VP Sara. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno.